Ganda, anong hanap mo? Oh, Miss Ganda, dito ko na bumili. Miss Beautiful, dito oh, mga sariwa pa. Ano pa ba hanap mo? Hindi mawari ni Sasha kung saan siya lilingon dahil sa walang humpay na pagtawag sa kanya ng mga nagtitinda dito sa palengke. Nagpapakyut naman si Sasha na napapahawi pa sa kanyang buhok habang tuwang-tuwa sa kanyang mga naririnig. Minsan nalang tawaging maganda, kaya sulitin na natin. Pabirong wika ni Sasha sa isip niya habang patuloy siya sa paglalakad sa loob ng palengke. Feel na feel ni Sasha na tinatawag siyang maganda, kaya naman naglakad siya hanggang sa dulong bahagi ng palengke. Hindi naman siya nabigo dahil sa bawat pwestong madadaanan niya ay tinatawag siyang ganda o Miss Beautiful. Bibili ka ba, Miss? Kanina pa kita nakikita dito pero parang wala ka namang nabibili. Maya-maya pa'y sinita na si Sasha ng isang masungit na tindera ng mga gulay. Teka naman po, iniisip ko pa kasi kung ano pong bibilhin ko. Nakalimutan ko kasi. Pagdadahilan ni Sasha ngunit halata sa mukha ng tindera na hindi ito naniniwala. Sus! Ine-enjoy mo lang ata na tawaging maganda eh, kunwari ka pa. Walang prenong pag-amin ng tindera sa kanyang napansin kay Sasha. Uy, hindi ah! Tsaka alam ko naman na maganda ako kahit na di nila sabihin. Patuloy na pangangatwira ni Sasha. Teka nga, ba't ka ba nangingialam? At upagin mo na lang yung mga paninda mo. Tignan mo nga naman tong kamatis mo, oh. Bulok na. Tsaka itong mga talong mo, di na sariwa. Dagdag na po na ni Sasha habang inoobserbahan niya ang mga paninda nito. Dahil sa sinabing iyon ni Sasha, ay biglang nagalit ang tindera na tila isang bulkan na gustong sumabog, kaya naman, dali-daling umalis si Sasha dahil sa takot na kung ano pang magawa sa kanya ng tindera. Huwag ka nang pabalik dito! Buisit, panira ng araw! Sigaw pa ng tindera na narinig naman niyon ni Sasha. Pakialamera kasi, itotoo namang bulok yung mga paninda niya. Galit yarn! Natatawang wika ni Sasha sa kanyang sarili habang naglalakad papalayo. Anak ng tokwa, nandito lang palang hinahanap ko eh! Reklamo ni Sasha matapos mahagip ng kanyang paningin ang sadya nito sa palengke. Ate, dito nga po sa Tokwa, halagang 50 pesos lang po. Pagkuha ni Sasha sa atensyon ng tindera na tutok sa pagsiselfone. Ilang segundo na ang nakakalipas pero hindi pa rin si Sasha pinapansin ng tindera. Kaya naman, kumuha na si Sasha ng Tokwa sa lagyan nito at siya na ang nagtimbang. Nakakahiya naman sa iyo, ate. Ako na nga lang magbebenta sa sarili ko. Patuloy sa pagre-reklamo si Sasha habang nagtitimbang ng tokwa. Bessie! Bessie! Hoy, Sasha! Habang nasa gitna ng pagtitimbang ng tokwa si Sasha, ay biglang niyang narinig ang pagtawag sa kanya. Sa lakas ng boses ng tumawag kay Sasha, ay nakilala niya kaagad kung sino ito kaya mabilis na lumingon si Sasha sa pinanggalingan ng sigaw. Hanggang sa makita niya ang matalik nitong kaibigan na si Yasmin na pawisan nito at hiningal-hingal pa habang tumatakbo. Oh, anong nangyari sa'yo, Bessie? Sa itsura mo para kang hinabol ng 10 aso? Nagtatakang usisa ni Sasha nang makalapit kay Yasmin. Tinignan pa ito ni Sasha sa buong katawan at nagtaka si Sasha nang makitang walang suot na tsinela si Yasmin. Kasi... Nauutal na pagsasalita ni Yasmin na tila hindi niya alam kung paano sasabihin dahil sa pagkataranta at dahil na rin sa paghingal niya. Ha? Yung alin, Bessie? Wala akong maintindihan. Naguguluhang tanong ni Sasha, kasabay na rin ang pag-aalala. Huminga ka muna ng malalim bago mo sabihin, okay? Dagdag pang suhestyon ni Sasha. Sinunod naman ni Yasmin ang pinapagawa ni Sasha. Kaya dali-dali siyang huminga ng malalim, pagkatapos noon ay pinakawalan na niya ang hininga. Napalingon naman si Sasha sa kaliwang side matapos huminga si Yasmin. Bukod doon ay napatakip pa siya ng ilong. Grabe naman, Bessie! Hininga pa ba yan o amoy ng tubig kanal? Biro ni Sasha kaya pinalo siya ni Yasmin sa balikat. Ngunit ang totoo ay nagbibiro lamang si Sasha para pagaanin ang sitwasyon at mabawasan ang pagkataranta ni Yasmin. Nagawa mo pang magbiro? Puna naman ni Yasmin sa pagkakataon na nakaya na niyang magsalita. Yung tatay mo, ihinuli ng mga polis. Pinigilan ko naman sila pero hindi pumayag. Dinala na nila sa presinto si Tito. Hindi pa rin maiwasan na mautal si Yasmin sa pagsasalita
habang sinasabi kay Sasha ang kanyang mga nasaksihan. Ano? Si tatay hinuli ng mga pulis? Bakit? Sumisigaw na tanong ni Sasha dahil sa matinding gulat. Maging ang ibang namimili sa palengke ay nagulat din sa pagsigaw ni Sasha. Dahilan para mas lalo silang magkaingayan sa loob ng palengke. Hindi ko alam. Wala akong naiintindihan kasi nakita ko lang sila na pinusasa nila si Tito. Hindi ko na alam ang mga sinabi. Paliwanag ni Yasmin na puno ng pagkabahala. Tara na, puntahan na natin si tatay sa presinto. Suhestyon ni Sasha na nagmamadali pa itong tumakbo paalis. Samantalang kahit hindi pa pumapayag si Yasmin ay wala siyang nagawa kundi tumakbo na rin kasunod si Sasha. Hoy! Yung tokwa ko ay balik niyo rito! Di niyo pa yan pinabayaran! Habang tumatakbo sila Sasha at Yasmin ay narinig pa nila ang pagsigaw ng tindera. Napalingon naman si Sasha sa kamay niya habang tumatakbo dahil hindi niya kaagad na malayan na hawak-hawak pa pala niya ang tokwang ibinalot na niya sa plastic. Dahil sa pagmamadali ay nagpatuloy na lang si Sasha sa pagtakbo at hindi na niya inisip kung maibalik niya ang tokwa sa tindera o hindi. Ang mahalaga kay Sasha ngayon ay makarating kaagad siya sa presinto dahil marami siyang namumuong tanong sa isipan, pagtataka at kung ano ang dahilan para hulihin ang tatay niya at gusto na niyang malaman ang kasagutan sa mga ito. Manam pulis, nasaan ang tatay ko? Gusto kong makita si tatay! Pagkarating ni Sasha ay ayun kaagad ang bungad niya sa mga pulis na nagbabantay. Ma'am, kumalma po muna kayo. Paano kita dadalhin sa sinabi mong tatay mo? Eh di ka nga namin kilala. Malay ba namin kung sino ang tatay mo? Katwiran ng pulis dahilan para matahimik si Sasha. Dahil kahit papano ay napagtanto niyang tama naman ang pulis. Sana tinanong niyo na lang ako kung anong pangalan ko. Dami niyo pong sinasabi, Manong. Kumakamot sa ulong reklamo ni Sasha. Napabuntong hininga muna ang pulis bago siya nagsalita. Dahil mukhang sinusubok ni Sasha ang pasensya niya. Ayun na nga, anong pangalan mo, iha? At ano ang pangalan ng tatay mo na nakakulong dito? Mahinahong tanong ng pulis na halata ang pagtitimpi nito. Sasha Enriquez ang pangalan ko. Si Donato Enriquez naman ang tatay ko. Mabilis na tugon ni Sasha dahil hindi na siya makapaghintay na makita ang kanyang ama. Ah, tatay mo pala ang may bagong kaso ng drug trafficking. Tumatangong saad naman ng pulis matapos niyang malaman ang impormasyon tungkol kay Sasha. Bakit may ganyang kaso si tatay? Inosente siya at wala siyang panahon sa mga drugs-drugs na yan. Kaagad na reklamo ni Sasha. Tumaas na rin ang tono ng pananalita niya. Dahilan para mabulabog ang buong presinto. Nako miss, madalas ko na marinig ang mga rason na ganyan. Pero pagdating sa huli, eh guilty naman talaga. Di na yan uobra sa amin miss. Puna ng pulis sa mga tinura ni Sasha. Eh alam nga namang sabihin ko na guilty siya kahit wala naman siyang ginagawang masama. Katwira ni Sasha. Dahilan para bahagyang ngumiwi ang pulis para pigilan ang sariling matawa. Miss, may ebidensya na nagpapatunay na sangkot ang tatay mo sa drug trafficking. Kaya kahit na ipagpilitan mong wala siyang kasalanan, eh wala ka namang magagawa. Paliwanag ng pulis, kaya naman hindi na nakapagsalita pa si Sasha. Bakas sa mukha ni Sasha na labis siyang naguguluhan at labis na rin ang kanyang pagtataka kung paano iyon nangyari. Dahil naniniwala si Sasha na hindi iyon magagawa ng kanyang ama. Kahit sa hirap ng buhay, ay hindi kailanman naisip ng kanyang ama na gumawa ng masama o kahit anumang ilegal. Basta nasisigurado ni Sasha na ang mga paratang na ito sa kanyang ama ay hindi totoo. Pagkaraan ng ilang minuto na hindi nagsalita si Sasha, ay nagpasya na ang mga pulis na siya ang magsalita. Puntahan mo na lang ang tatay mo, kausapin mo at paminin mo sa kasalanan niya para matapos na ito. Sumunod naman si Sasha sa pulis at sinamahan siya nito papunta sa tatay niya. Pagkarating ni Sasha sa kinaroroonan ng kanyang ama, ay nakita niya itong nakaupo sa isang sulok at mukhang malalim ang iniisip. Tatay! Nauutal sa pagkuha ni Sasha sa atensyon ng kanyang ama. Tay, nandito na ako! Dagdag ni Sasha at muling pagtawag sa kanyang ama sa pangalawang pagkakataon dahil hindi siya nito narinig sa unang beses na pagtawag niya rito. Lumingon naman ang tatay ni Sasha sa kanya hanggang sa magtagpo ang kanilang mga mata. Kaagad na tumayo si Donato mula sa pagkakaupo para lapitan ang anak niyang si Sasha. Anak, anong ginagawa mo rito? Malungkot ang boses na pagtatanong ng ama ni Sasha. T-
Tay naman, di naman po pwedeng pabayaan kita rito. Huwag ka mag-alala, Tay. Palalabasin kita rito kahit anong mangyari. Pangako ni Sasha sa ama kahit hindi niya alam kung paano niya iyong gagawin. Basta ang alam ni Sasha ay hindi siya papayag na hindi makalabas ang kanyang ama mula dito sa kulungan. Mukhang malabo mangyari yan, anak. Naset up ako para ako magbayad sa kasalanang hindi ko naman ginawa. Mukhang hindi na ako makakalabas dito. Kontra ng ama ni Sasha na tila nawawala na ng pag-asang makalabas. Mga hayop sila kung sino man ang gumawa nito sa'yo, Tay. Basta, huwag ka mawala ng pag-asa at huwag mong sabihin hindi ka makakalabas dito. Gagawin ko ang lahat na makakaya ko para makalabas ka rito, Tay. Pangako ko yan sa'yo. Pagtitiyak na wika ni Sasha. Paano mo naman gagawin yun, anak? Tsaka wala tayong ganun kalaking halaga para makapagpiyansa ako rito. Ani pa ng kanyang ama. Piyansa? Magkano pong kailangan para makapagpiyansa, Tay? Tanong ni Sasha na tila nabubuhayan ng pag-asa. Isa't kalahating milyon ang piyansa, anak. Kung hindi ako makapagbibigay nun, ay maaari ako makulong mula 4 hanggang 7 taon. Kaso saan naman tayo kukuha ng ganun kalaking pera, anak? Eh kahit nga magtrabaho ako ng 3 hanggang 5 taon ay malabong kumita ako ng ganun kalaking pera. Mahabang pangangatwiran ng ama ni Sasha. Basta, Tay, gagawa ako ng paraan para makalabas ka rito. Pangako ko sa'yo na ilalabas kita rito bago magpasko at magbagong taon dahil gusto kong i-celebrate yon kasama ka dito sa labas. Hindi ako papayag na dito ko magpasko sa loob ng 4 na sulok ng kulungang to. Paninigurado ni Sasha. Alam ni Sasha sa kanyang sarili na mahihirapan siyang gawin iyon, pero hindi iyon dahilan para sumuko kaagad siya, lalo pat wala pa naman siyang nagagawa. Hindi niya pa alam kung paano niya gagawin o ano ang dapat niyang gawin, pero sa ngayon, kailangang ipakita ni Sasha sa kanyang ama na hindi siya nawawalan ng pag-asa para hindi rin sumuko ang kanyang ama. Pagkaalis ng pagkaalis ni Sasha sa presinto ay nag-isip kaagad siya ng mga dapat niyang gawin para makaipon ng 1,000,000 na kakailanganin niya para mapalaya ang ama mula sa pagkakakulong nito. Sinusundan naman ni Yasmin ang tingin ang kaibigan dahil pabalik-balik itong naglalakad paroon at parito. Di ka ba napapagod sa ginagawa mo, Bessie? Kunapa ni Yasmin kay Sasha. Napalingon naman si Sasha sa kaibigan kasabay ang paghinto niya sa paglalakad. Eh kasi naman, wala pa akong maisip na dapat kong gawin para makaipon ng ganung kalaking halaga. Katuwiran naman ni Sasha na problemado ang itsura. Try mo munang manghiram sa mga kakalala nyo, mga kamag-anak nyo, magbabakasakali ka lang. Suhestyon ni Yasmin. Mayroon din ako ritong kaunting ipon, ipahiram ko muna sa iyo para makabawas-bawas kahit papaano. Dagdag pa ni Yasmin na mababakas sa kanya ang pagiging dalisay at tunay na kaibigan kahit sa panahon ng pangangailangan. Nako, maraming salamat talaga, Bessie, ah. Malaking tulong yan. Nagagalak na tugon ni Sasha sa kanyang kaibigan. Gaya ng sinabi ni Yasmin ay kaagad naman iyong sinunod ni Sasha. Sinubukan ni Sasha na manghiram sa kanilang mga kamag-anak. May ibang nagpahiram sa kanya at may iba rin namang hindi kahit anong pagmamakaawa ni Sasha. Nagpadala ng 5,000 si Tito! Nako, salamat sa Diyos! Natutuwang wika ni Sasha matapos niyang mabasa ang mensahe mula sa kanyang tito. Hays, mabuti na lang may mababait kayong mga kamag-anak, no? Kahit pa paano, nabawasan ang kabuuan na kakailanganin nyo. Ani ni Yasmin. Oo nga eh, mabuti na lang talaga. Pero sa totoo lang, masyado pa itong maliit para sa kabuuan na halaga. Saan pa kaya ako hahanap ng pera? Tugon ni Sasha at bahagyang pagtatanong. Alam ko na, Bessie! Bakit hindi mo na lang 100,000 mamahaling kwintas na binigay sa'yo ng ex mo? O kahit ibenta mo na? Muling suhestyon ni Yasmin. Tutal, gusto mo na rin namang ibalik yon sa kanya eh. Di ibenta mo na lang para naman may silbi sa mundo yung cheater na yan. Dagdag ni Yasmin na tila bumalik lahat ng galit na nararamdaman niya dahil sa panluloko ng ex ni Sasha. Tama ka dyan, Bessie. Sakto, mamahalin pa naman yon. Pagsang-ayo ni Sasha. E paano kung balikan ng ex mo yun at bawiin sa'yo? Usisa pa ni Yasmin para sa mga posibilidad na mangyari. E di sabihin ko na tinapon ko na noon pa. Di naman niya mahahanap yon kapag nabenta ko na. Kahit hanapin niya pa rito sa bahay kung ayaw niyong maniwala sa palusot ko, e di wala rin naman siyang mahahanap. Malakas ang loob na katwira ni Sasha. Tumpak! Ang brainy natin dyan, Bessie!
Natutuwang pagsang-ayon ni Yasmin at nag-appear pa silang dalawa. Kinabukasan, maagang nakipag-meet si Sasha sa nahanap niyang legit buyer ng kwintas. Pagkatapos nilang magkabayaran, ay kaagad ding umuwi si Sasha sa bahay para itago ang pera sa safe na lagayan na siya lang ang may nakakaalam. Oh, Bessie! Nakauwi ka na pala! Anong balita? Nabili ba ang kwintas? Mukha kasing hindi mapagkakatiwalaan yung mukha ng nahanap mong buyer eh. Pagkalipas ng ilang minuto ay dumating na rin si Yasmin sa bahay nila Sasha at mabilis itong nakiusisa kay Sasha. Grabe ka naman, Bessie! Ang judgmental ah! Biro ni Sasha sa kaibigan. Uy, mahirap na no! Sa panahon ngayon, talamak na ang scammer kaya mabuti na ang sigurado. Paliwanag ni Yasmin dahilan para mapatango si Sasha bilang pagsang-ayon dahil tama nga naman ang punto ni Yasmin. So ano nga? Binili ba ang kwintas? Pag-uulit ni Yasmin sa tanong. Oo, Bessie. At alam mo ba, binili ang kwintas sa halagang 50,000. Natutuwang pag-amin ni Sasha. Talaga ba? Ang laki naman ng itinaas. Eh di ba, binibenta mo lang yon sa halagang 30,000? Anong nangyari? Sunod-sunod na tanong ni Yasmin dahil puno ng kuryosidad ang kanyang isipan. Kumpara kasi sa profile picture niya sa Facebook na mukha siyang scammer, eh ang totoo pala ay mukha talaga siyang yayamanin sa personal. Kaya dahil doon ay naisipan kong dagdagan muna ang presyo. Eh tapos ayun, mabilis naman siyang pumayag. Nagulat nga rin ako eh. Bahagyang paliwanag ni Sasha. Mabuti na lang ay hindi ko kaagad in-offer ng 30,000 ng kwintas. Kung hindi ay di ko yung madadagdagan ng presyo. Aniya ni Sasha. Galing mo talaga, Bessie! Puri ni Yasmin kay Sasha. Pero yun lang, 250,000 pa lang ang naiipon ko. Malayo pa rin sa kalahati ng kabuuan. Saad ni Sasha na nawala ang ngiti sa mukha niya. Okay lang yan, Bessie. Isipin mo, sa unang araw pa lang ng paghahanap mo ng pera, eh meron ka na kaagad na 250,000. Pasasaan pa at mabubuo mo rin yan. Para kay Tito! Pagpapagaan ni Yasmin sa loob ni Sasha para lalo rin itong magsumikap at lumakas ang loob na magpatuloy sa kailangang gawin. Alam mo, tama ka, Bessie. Hindi ako pwedeng sumuko para kay tatay. Mabuti na lang talaga ay nandyan ka para palakasin ang loob ko. Salamat talaga, Bessie, ha? Matapos mapagtanto ni Sasha iyon, ay kaagad niyang niyakap si Yasmin ng mahigpit hanggang sa yakapin din siya pabalik ng matalik niyang kaibigan. Matapos iyon, ay kung ano-anong mga sideline ang ginawa ni Sasha para kumita. Nagtitinda si Sasha ng mga lutong almusal sa umaga. Tuwing tanghali naman hanggang hapon, ay pumasok rin siya bilang delivery girl sa isang hotel na kung saan ay naghahatid siya ng pagkain sa bawat room. Ginagawa iyon ni Sasha sa loob ng ilang araw. Ngunit batid ni Sasha na hindi pa rin iyon sapat para kumita siya ng ganoon kalaking halaga sa lalong madaling panahon. Kaya naman, nag-iisip si Sasha ng iba pang pagkakakitaan. Bessie, may alam ka bang ibang sideline na malaki ang kitaan? Hindi kasi talaga sapat ang kinikita ko sa pagtitinda ng almusal at pagpasok bilang delivery girl para mabuo ko yung pangangailangan ko sa pera. Baka abutin pa ako ng ilang taon dito. E nangako pa naman ako kay tatay na ilalabas ko siya ng presinto bago magpasko. Problemadong problemado si Sasha habang sinasabi iyon sa kaibigan. Teka lang, Bessie, ah. Nag-aalala kasi ako sa iyo. Kung hahanap ka pa ng ibang pagkakakitaan, paano ka pa niyan? Baka hindi ka na matutulog, Bessie. Tandaan mo, hindi ka pwedeng magkasakit ngayon. Paninermon pa ni Yasmin kay Sasha, ngunit ramdam pa rin ang pag-aalala niya para sa kaibigan. Oo na, alam ko na yan, Bessie. Hindi talaga ako pwedeng magkasakit dahil mas lalo akong mahihirapan kumita ng pera. Pero huwag kang mag-alala. Sinisigurado ko naman kumakain ako sa tamang oras at may tulog pa naman ako kahit papaano. Paliwanag ni Sasha. Aba dapat lang. Eh kung magkakasakit ka, imbes pandagdag na ang pera para sa kailangan ng tatay mo, eh baka magamit pa natin pang ospital mo. Kaya alagaan mo pa rin ang sarili mo. Dagdag na paninermo ni Yasmin. Kaya napakamot na lang si Sasha sa sariling buhok sa ulo. Oo na po, Lola Yasmin. Pagbibiro pa ni Sasha. Pero mabalik tayo sa usapan. Anong sideline ba ang pwede pasukin na malaki ang kitaan? Pag-ulit pa ni Sasha sa kanyang tinanong kanina. Nag-isip naman si Yasmin kung ano ang pwede hanggang sa pumasok sa isipan niya ang isang sideline na alam niya. Kaya naman,
Napalingon si Yasmin sa katawan ni Sasha. Napatango lang si Yasmin nang ma-realize niya na maganda at sexy ang katawan ni Sasha. Makinis din ang balat ito at kung tutuusin ay sadyang maganda rin si Sasha sa panlabas. Uy, Bessie! Anong tinginan niyan ha? Kung makatingin ka sa akin parang hinuhubaran mo na ako. Reklamo ni Sasha na tinakpan pa niya ang katawan niya na akala mo naman ay wala siyang suot na kahit ano. Feeler ka, Bessie? Okay nito? Asik pa ni Yasmin. Pero eto nga, may kakilala ako na gusto niya akong ipasok sa sideline na to kasi malaki raw ang kitaan. Pero tumanggi ako kasi di ko naman kailangan ng ekstrang sideline. Paunang paliwanag ni Yasmin. Talaga? Eh ano yan? Baka naman pwede mo akong ipasok dyan, Bessie. Sunod-sunod na pag-usisa ni Sasha. Eh kaso mukhang hindi mo to masisik mura kaya huwag na lang, Bessie. Kaagad natanggi ni Yasmin na nag-aalala para sa kaibigan. Bessie naman, ano nga kasi yun? Kailangan na kailangan ko ng pagkakakitaan, kaya sabihin mo na sa akin. Alam mo, sa sitwasyon ngayon, wala na akong hindi kayang gawin. Lahat sisikmurain ko at lahat gagawin ko para kay tatay. Alam mo yan? Seryosong wika ni Sasha habang nangungulit kay Yasmin. Natahimik naman si Yasmin at tumitig lang sa kanyang kausap. Habang iniisip niya kung tama ba itong suhestyon niya. Nag-aalala lang kasi si Yasmin para sa kaibigan at ayaw niyang mapahamak si Sasha dahil hinding-hindi yon kakayanin ng konsensya niya kung may mangyari man. Napabuntong hininga si Yasmin bago siya nagsalita. Sigurado ka, Bessie, na kaya mo? Seryosong paninigurado pa ni Yasmin. Napalunok naman si Sasha ng sariling laway. Dahil medyo nakaramdam siya ng kaba, lalo pat pansin niya ang pagseryoso ng mukha ni Yasmin. Doon pa lang ay naisip na ni Sasha na mukhang hindi madali ang pagdadaanan niya kung ano man yun. Umayos ng pagkakaupo si Sasha at magkakasunod na tumango sa kabila ng mabilis na pagtibok ng kanyang puso. Oo naman, Bessie! Kakayanin ko yan kung ano man yan. Para sa tatay ko. Malakas ang loob na tugon ni Sasha. Kung ganun, ikaw bahala. Kailangan mo lang naman ay maging cigarette girl. Pahayag ni Yasmin sa sideline na naiisip niyang makakatulong kay Sasha. Kumunot naman ang noo ni Sasha dahil naguluhan siya sa sinabi ni Yasmin. Cigarette girl? Anong klaseng trabaho yan? Tanong ni Sasha na puno ng curiosidad. Cigarette girl nga. Alam mo yung mga nasa kalendaryo? Yung mga babae na nagmo-model doon tapos para silang endorser ng alak, sigarilyo o kung anumang business? Paliwanag ni Yasmin. OMG, oo naman, Bessie! Huwag mong sabihin magiging model ako. Ayun lang naman pala eh, kayang-kaya ko yan. Ano, tama ako no? Ipapasok mo ba akong model? Excited na sunod-sunod na tanong ni Sasha na napapalakpak pa siya sa tuwa. Hindi, tinanong ko lang naman kung alam mo eh. Paano ka tayo papasok na model eh wala nga akong kilala sa modeling industry? Duh! Katwira ni Yasmin kaya naman, unti-unting nawala ang ngiti sa labi ni Sasha. Buisit ka, Bessie? Ayun na eh, natutuwa na ako eh. Kahit kailan talaga panira ka. Asik ni Sasha sa kaibigan na bahagya niya pa itong pinalo sa hita. Eh ano nga yung cigarette girl na tinutukoy mong yan? Dagdag pa ni Sasha. Ganito kasi yun. Siyempre, as cigarette girl, magbebenta ka ng sigarilyo sa isang bar. Alangan namang putot dinuguan ibenta mo eh, cigarette girl ngang tawag. Tapos ayun, maraming mayayaman doon kaya sila dapat ang target mo para makabenta ka ng marami. Paliwanag ni Yasmin kaya napapatango naman si Sasha habang nakikinig ng mabuti. Ayun naman pala eh. Pero teka, di naman ganun kalaki ang kitaan sa sigarilyo. Akala ko ba malaki ang kitaan dyan? Puna ni Sasha dahil napapaisip siya kung paano siya kikita ng malaki doon. Di pa nga ako tapos magpaliwanag eh. Biro pa ni Yasmin. Kaya sa mayayamang customer ka magbebenta kasi mapapera sila, di ba? Bukod sa pagbebenta ng sigarilyo, ay kailangan mong makipag-flirt sa kanila para bigyan ka ng malaking tip. Pag-amin ni Yasmin sa totoong dapat gawin. Natahimik naman si Sasha habang pinoproseso sa utak niya ang sinabi ni Yasmin. Makikipag-flirt ka lang naman. Hindi mo naman kailangan makipag-kiss o higit pa doon kung ayaw mo. Basta kailangang madiskarte ka kung paano mo sila maaakit para
bigyan ka ng malaking tip. Dagdag pang pahayag ni Yasmin para tiyaking hindi mag-iisip ng kung ano-ano si Sasha. Alam mo ba, yung kakilala ko, pinakamataas niyang kinita sa loob ng isang araw ay 50,000. O diba, ang laki nun. Dugtong pa ni Yasmin sa sinabi niya kaya naman lalong nagkaroon ng interes si Sasha. Sige Bessie, pumapayag na ako. Sabihin mo na sa kakilala mo kung pwede pang ipasok mo ako doon. Pahayag ni Sasha sa kanyang desisyon. Sige, i-message ko na kaagad siya ngayon, Bessie. Pagsang-ayon naman ni Yasmin at kaagad niyang kinuha ang cellphone para i-message ang kakilala niya. Habang naghihintay sina Sasha at Yasmin ang reply mula sa kakilala ni Yasmin, ay pumunta muna silang dalawa sa bahay ni Yasmin. Wala kasing babagay na damit si Sasha na masusuot bilang isang cigarette girl. Kaya naman, naisip ni Yasmin na pahiramin na lang ito. Parang ang iksi naman ata masyado nito, Bessie. Kaunting galaw lang, baka makita ng kaluluwa ko dito. Nag-aalalang reklamo ni Sasha nang maisukat na niya ang binigay na damit ni Yasmin sa kanya. Hindi naman masyado ah. Okay ka lang talaga. Tsaka yung iba nga, mas maikli pa sa sinusuot mo dyan. Hindi pagsang-ayon ni Yasmin kay Sasha. Oo na, pagtitiisan ko na lang. Gipit na gipit eh. Napipilitang pagbayag ni Sasha. Dapat lang. Mas kikita ka kasi ng malaki kung ganyan suot mo. Mas maaakit mo sila. Punto pa ni Yasmin. Habang pumipili pa sila ng ibang damit, ay naka-receive na si Yasmin ang reply mula sa kakilala niya. Oh, sakto Bessie. Pwede ka na raw magsimula mamayang gabi. Magkita na lang daw kayo sa isa-send niyang address ng bar. Pag-imporma ni Yasmin kay Sasha. Mamayang gabi agad? Wala pa akong tulog eh. Reklamo ni Sasha. Okay lang yun, para matutunan mo na kaagad. Huwag ka mag-alala, baka hanggang alas 12 lang kayo ng madaling araw doon. Tapos pagka-uwi mo, matulog ka muna ng 3 oras tapos gumising ka ng alas 3 para magluto ng almusal na ititinda sa labas. Mahusay na ideya ni Yasmin. Tingin mo kakayanin ko pa magtinda? Baka mamaya makatulog ako habang nagbibenta. Tanong ni Sasha na napapaisip. Kahit ganoon ay takot pa rin si Sasha na magkasakit dahil hindi talaga maaaring mangyari iyon kasi lalo siyang mahihirapan magtrabaho kung magkakasakit siya. Huwag ka mag-alala. After mong magluto, pwede ka na ulit matulog. Ako na magtitinda sa umaga ng almusal. Etanghali pa naman pasok ko. Pagboluntaryo ni Yasmin na hindi inaasahan ni Sasha. Talaga, Bessie? Naku, ang dami mo na talagang natulong sa amin. Kaya love ka namin ni tatay eh. Maaasahan ka talaga namin palagi. Walang mapaglagyan ang tuwang nararamdaman ni Sasha dahil sa kabutihang taglay ni Yasmin. Ano ka ba, Bessie? Eh parang pamilya ko na kayo ni Tito. Kayo rin naman eh, marami nang natulong sa akin. Yung nanay mo lang naman walang nagawang matino. Napahinto ka agad si Yasmin sa pagsasalita at mabilis niyang natakpan ang kanyang bibig gamit ang kanyang palad matapos na hindi niya makontrol ang bibig sa pagsasalita. Sorry, Bessie. Napaalala ko patuloy. Mabilis na paghingi ni Yasmin ng tawad na baka sa kanyang mukha ang pagsisisi dahil sa kanyang nabanggit. Wala yun, Bessie. Sa totoo naman eh. Wala man lang siyang nagawang matino. Matapos niya akong ipinanganak, iniwan niya kami ni tatay tapos sumama siya sa lalaki niya. Pagsang-ayon ni Sasha at pag-amin sa nangyari. O siya, huwag mo na isipin yun. Ang importante ngayon ay dapat makarami ka kaagad ng kikitain mamaya. Para naman, mapabilis ang pagbuo mo sa 1,000,000. Pagbabalik ni Yasmin sa dapat pagtuunan ng pansin para mawala na sa isipan ni Sasha ang nasabi niya tungkol sa nanay nito. Bago sumapit ang dilim, ay nagsimula na si Sasha na mag-ayos sa kanyang sarili bago siya pumunta sa bar na napag-usapan nila ng kakilala ni Yasmin. Sa bawat minutong lumilipas, ay hindi maiwasan ni Sasha na makaramdam ng matinding kaba. Dahil ito ang unang beses na gagawin niya ang ganitong bagay. Isa pa, hindi niya pa alam kung kakayanin niya ba talaga kapag nandun na siya. O baka bigla siyang magdesisyon na huwag na lang tumuloy. Hay buhay! Bahala na nga kung anumang magiging resulta nito. Ang mahalaga ay susubukan ko para walang pagsisisi sa huli. Pagkausap ni Sasha sa sarili sa harap ng salamin. Pagkatapos niyang mag-ayos, ay nagdesisyon na siyang umalis. Pinasadahan muna ni Sasha ng tingin ang kanyang sarili bago pa siya tuluyang lumabas ng bahay, paalis dala-dala ang mga sigarilyong ibebenta niya.
Ikaw ba yung kakilala ni Yasmin na kaibigan ko? Pagkarating ni Sasha sa labas ng bar na napag-usapan, tinanong niya ang isang babae na nakita niya na mukhang may hinihintay sa labas ng bar. Oh, ikaw ba si Sasha? Ako to, si Charmaine! Pagpapakilala ng kakilala ni Yasmin kay Sasha. Nako, maraming salamat talaga kasi pinagbigyan mo ako sa ganitong sideline. Kailangan ko talaga ng pera eh. Pakikipag-usap ni Sasha kay Charmaine. Nakwento nga sa akin ni Yasmin. Tsaka, huwag mo nang isipin yun. I'm willing to help naman. Mahinahang pakikipag-usap din ni Charmaine. Osha, good luck sa'yo rito ah. Galingan mo para makarami ka. Mauuna na ako. Bye! Biglang paalam ni Charmaine na siyang ipinagtaka ni Sasha. Ha? Bakit? Saan ka pupunta? Kinakabahang tanong ni Sasha kaya hindi niya maiwasang mautal. Ah! Sa ibang bar kasi ako para dalawa lang kayo rito nung isang cigarette girl. At para makarami kayo nang kikitain, huwag ka mag-alala, paparating na yon. Paliwanag ni Charmaine kaya naman napilitan na lang si Sasha na tumango. Ganun ba? Akala ko ikaw kasama ko. Pero sige, mag-iingat ka. Wala namang choice si Sasha kundi hayaan na lang. Sige, magsimula ka na magbenta para makarami ka na kaagad. Good luck, girl! Pahuling tugon ni Charmaine bago siya tuluyang umalis. Napubuntong hininga na lamang si Sasha nang tuluyan nang mawala sa paningin niya si Charmaine at naiwan siyang mag-isa sa labas ng bar. Eto na yun, Sasha Enriquez. Kaya mo to. Pagkausap ni Sasha sa kanyang sarili na pinapalakas pa ang loob. Papasok na sana si Sasha sa loob ng bar nang mapansin niya ang lalaking kakababa lang ng sasakyan. Mukhang mamahalin ang sasakyan nito at pagkakita ni Sasha sa lalaki, hindi niya maikakailang mayaman talaga ang lalaki dahil sa pormahan nito at napansin pa ni Sasha ang suot nitong Rolex na relo. Hindi rin maiwasan ni Sasha na mapansin ang kagwapuhang taglay ng lalaki. Papansinin kaya ako nito? Nauutal na tanong ni Sasha sa sarili. Bahala na nga, isipin ko na lang, practice ko na to. Dahil hindi nasagot ni Sasha ang sarili niyang tanong, nagdesisyon na lang siya na lumapit sa lalaki kahit sobrang bilis ng pagtibok ng puso niya dahil sa kaba. Sir, do you smoke? I have cigarettes here. Nauutal pang bungad ni Sasha sa lalaki na abala sa pagtitipa sa phone nito. Napalingon naman ang lalaki kay Sasha. Tinignan muna ng lalaki ang mukha ni Sasha bago niya pinasadahan ng tingin ang buong katawan ni Sasha. Nakaramdam ng pagkailang sa Sasha dahil sa ginawa ng lalaki. Naalala niya na ganito rin kanina makatingin si Yasmin sa kanya, na para siyang hinuhubaran sa paraan ng pagtingin. Dahil doon ay napalunok na lang si Sasha ng sariling laway at binaliwala na lang ang pagtingin ng lalaki. Are you new here? Ngayon lang kita nakita eh. Malalim na boses na pagtatanong ng lalaki kay Sasha. Hindi niya alam kung bakit parang gusto niyang marinig ng paulit-ulit ang boses nito. Ah, yes sir. Simula ngayon, araw-araw mo na ako makikita rito. Kaya kung ako sa'yo, bumili ka na sa akin ng sigarilyo. Libre pa sindi. Nang aakit ang boses na wika ni Sasha, dahilan para bahagyang mapangiti ang lalaki. Nang unang beses na masulyapan kanina ng lalaki si Sasha, kaagad niyang inamin sa sarili na nagandahan siya kay Sasha at talaga namang kakaiba ang kaseksihan ni Sasha kumpara sa mga babaeng nakikita niya rito kaya hindi niya maiwasang i-entertain si Sasha. Dahil first time mo naman dito, sige, bibili ako. But, sasama ka muna sa akin sa loob. You can join me on my table with my friends. Ano, huwag ka mag-alala, pabibilhin ko silang lahat sa'yo. Alok ng lalaki kay Sasha. Mukhang natipuhan ng lalaki si Sasha, kaya naman gusto niya itong makasama sa table nilang magkakaibigan sa loob ng bar. Sure, just make sure na malaki ang kikitain ko dyan, ha? Naglalambing na biro ni Sasha. I assure you with that, Miss Beautiful. Bahagyang napaalik-ik ang lalaki bago sumagot. Sumama na lang din si Sasha kahit medyo nag-aalangan siya. Iniisip kasi ni Sasha na baka swertihin siya sa lalaking ito dahil mukha namang mayaman at may mga kaibigan pa na baka ka-level din ito ang yaman. Hey, Sebastian! You're here na! Bungad ng isang lalaki sa kasama ni Sasha pagkarating ni na Sasha sa isang VIP table. Kung hindi nagkakamali si Sasha, ay malamang sa malamang kaibigan iyon ng kasama niya.
Sebastian palang pangalan mo ah. Bulong ni Sasha sa sarili habang tumatangu-tangu pa matapos niyang malaman ang pangalan ng first customer niya. Hey dude, it's been a while since the last time we saw each other, huh? Pagkausap ni Sebastian sa kaibigan niya. Yeah, you're right. Pagsang-ayon naman ang kaibigan ni Sebastian. By the way guys, can she join us here? You know, let's just have some fun. Tanong ni Sebastian na si Sasha ang tinutukoy niya. Who is she? Tanong pa ng isang kaibigan ni Sebastian. Ah, I'm Sasha Enriquez. I'm a new cigarette girl here. Pagpapakilala ni Sasha, napilit pa siyang nag-i-English para makasabay sa magkakaibigan. Wow, great! Sige, samahan mo na kami rito. Nakangiting pagpayag naman ng kaibigan ni Sebastian. Lima silang magkakaibigan dito kasama na si Sebastian. Lahat sila ay lalaki at si Sasha lamang ang nag-iisang babae. Dito ka na tumabi sa akin. Nakangiting alok ni Sebastian kay Sasha na kaagad namang sumang-ayon si Sasha. Naupo naman si Sasha sa paraan na mas magmumukha siyang nakakaakit. Mukha namang nagtagumpay siya dahil ramdam niya ang tingin sa kanya ng mga kaibigan ni Sebastian. Kahit maging si Sebastian ay malagkit rin kung tumingin. Alam nyo, mas masarap uminom kung mayroon kayong sigarilyo. Kaya bumili na kayo sa akin. Malambing na pagsasalita ni Sasha habang inaalok na niya ang tinitinda niya. Sure! Bigyan mo ko ng isang kaha ng Marlboro Lights. Kaagad na pagbayad ng isang kaibigan ni Sebastian. Iaabot na sana ni Sasha ang isang kaha ng sigarilyo sa lalaki. Nang biglang nagbago ang isip ni Sasha. Oops! Bayad muna. Punto ni Sasha kasabay ang pagkindat niya sa lalaki. Natatawa na lang na umiiling ang lalaki dahil sa sinabi ni Sasha. Ayan ang gusto ko sa babae, yung sigurista. Tugon naman ng lalaki at mabilis itong kumuha ng 1,000 sa wallet at inaabot kay Sasha. Keep the change, darling. Dagdag pa ng kaibigan ni Sebastian. Siya lang ba ang bibili? Dapat kayo rin. Reklamo ni Sasha sa mga kaibigan ni Sebastian na nagtawanan naman ang mga ito. Fine. Give me 1 pack of Marlboro Red. Pagbayag naman ng kaibigan ni Sebastian na siyang unang bumati sa kanila pagkarating nila kanina. Sure, pero syempre, money down first. Paninigurado ni Sasha kaya naman mabilis na kinuha ng lalaki ang wallet niya sa loob ng black suit na suot niya. Yung kaibigan mo 1,000 binigay tapos keep the change pa. Huwag kang papayag na malamangan kanya, kaya taasan mo rin. Pambubudol ni Sasha habang kumukuha ng pera ang lalaki sa wallet. Here, 3,000. Ani ng lalaki at inabot kay Sasha ang pera. Nagbalakpakan naman ang magkakaibigan dahil hindi nga pumayag ang isa na malamangan. Ako rin. Bigyan mo ako ng 1 kaha ng Marlboro Lights for 5,000 pesos. Maya-maya ay hindi rin nagpatalo ang isa pang kaibigan ni Sebastian at nag-offer kaagad ng price. Nagsigawan na naman ang mga magkaibigan dahil doon, talagang na-enjoy nila na magpapataasan sila ng presyo. Me too! Give me 1 pack of Marlboro Gold for 10,000 pesos! Sinigundahan naman kaagad ng isa pa nilang kaibigan kaya naman muli silang nagsigawan at nagbalakpakan dahil sobrang laking halaga na ng 10,000 para sa 1 kahang sigarilyo. Ganyan ang gusto ko sa lalaki! Yung hindi nagpapatalo at hindi kailangang pilitin. Natutuwang sa adi Sasha habang inaabot ang sigarilyo sa lalaki. Ikaw Sebastian, don't tell me hahayaan mo lang na nakakalamang si David. Tapos ikaw, hindi bumibili? Baling ng isa sa mga kaibigan ni Sebastian sa kanya. Ang tinutukoy nitong si David ay yung nagbayad ng 10,000. I will never gonna let that happen. Give me 1 pack of Marlboro Black for 20,000 pesos. Sagot naman ni Sebastian habang winawagayway niya sa ere ang 1 cheque. Pinirmahan niya rin ito bago inabot kay Sasha. Dahil doon ay mas lalong nagsigawan ang magkaibigan at mas lalong lumakas ang kanilang palakpakan. Samantalang si Sasha naman ay hindi makapaniwala sa mga nangyayari at hindi niya inaasahan na gagastos ng ganun kalaking halaga ang 1 tao para sa 1 kaha ng sigarilyo at para lang hindi malamangan. What's your lighter? Paano naman to sisindihan? Pagkakuway tanong ni David kay Sasha. Siyempre, ako pa ba? Ready ako, no? Nagmamalaking tugon ni Sasha pagkatapos ay kinuha niya ang lighter na isinuksok niya sa loob ng suot niyang bra.
Nagulat ang magkakaibigan kung bakit doon ni Sasha nilalagay ang lighter. Kaya dahil doon ay mas lalo silang naakit ni Sasha. Ano pang hinihintay nyo? Let's have some fun! Ako nang magtatagay sa mga wine glass para sa inyo. Pagboluntaryo ni Sasha na pumayag naman ang magkakaibigan. Sinadya talaga ni Sasha na siya ang magiging tagatagay ng magkakaibigan para malasing niya ng tuluyan ang mga ito at para makaalis na siya. Sige pa, tagay pa oh! Bawal mahina dito! Sumisigaw na pagkausap ni Sasha sa magkakaibigan para marinig siya ng mga ito. Lasing na ba kayo? Ang hihina niyo naman? More tagay pa! Reklamo pa ni Sasha habang nilalagyan niya ulit ng alak ang wine glass ni Sebastian. Lasing? I'm not drunk. Hindi ako nalalasing. Tugon ni Sebastian na hindi na nga siya makapagsalita ng maayos. Pagkatapos niyang magsalita, ay linagok niya ng isang inuman ang laman ng wine glass. Nang mapansin ni Sasha na nalasing na nga ang mga magkakaibigan, nagpaalam si Sasha kay Sebastian na gagamit lang siya ng banyo na kaagad namang tumango si Sebastian kahit nakapikit na ito sa sobrang kalasingan at pinatong na ang ulo sa mesa. Pagkalabas ni Sasha sa VIP room, kaagad siyang pumunta sa dance floor para makipagsayaw. Doon sa dance floor ang naghanap pa ng mga customer si Sasha para napagbentahan niya ng mga sigarilyo. At hindi naman nabigo si Sasha dahil naka-anim pa siyang customer na binigyan din siya ng tip. Pero kumpara sa binigay sa kanya na magkakaibigan kanina, ay hindi ito gaano kalakihan. Nang mapatingin si Sasha sa suot niyang relo, doon niya napagtanto na malapit na palang mag-alas 12 kaya naman nagdesisyon na si Sasha na umuwi na. Pero bago pa man si Sasha makalabas ng bar, bigla siyang may naisip na ideya kaya naman mabilis siyang bumalik sa VIP room. Inayos ni Sasha ang pagkakaupo ni Sebastian at kinuha niya ang phone niya para mapicturean niya ang mukha ni Sebastian para ipakita niya ito kay Yasmin. Talaga namang nagwapuhan si Sasha kay Sebastian at hindi niya maikakailang nakuha nito ang atensyon niya. Sleep well, guys! Natatawang biro ni Sasha bago siya tuluyang umalis sa bar. Pagka-uwi ni Sasha sa bahay nila, mabilis niyang itinapon ang sarili sa kama habang sa hindi na malayang tuluyan na pala siyang nakatulog. Gising! Gising! Hoy Sasha! Gising! Nasaan ang niluto mo ititinda ko? Sigaw ni Yasmin habang pinag-uumpog niya ang dalawang takip ng kaldero na gumagawa ng malakas na ingay para magising si Sasha. Hindi naman nabigo si Yasmin dahil unti-unti nang nagising si Sasha. Bigla na lang napabangon si Sasha sa higaan at na-realize niyang mataas na ang sikat ng araw. Teka, anong oras na? Humihikab na tanong ni Sasha kay Yasmin. Alas 8 na, Bessie! Wow, sana all naman may 8 hours of sleep. Tapos wala pang niluto na paninda. Reklamong tugon ni Yasmin. Eh bakit alas 8 ka na pumunta? Wala na bibili niya ng almusal sa'yo, masyado ng late. Reklamo pa din ni Sasha. Eh bakit? May niluto ka ba? Wala ka rin namang niluto kaya patas lang tayo. Belta naman ni Yasmin na hindi na alam kung ano pang irarason. Pero anong nangyari kagabi? Nakabenta ka ba? Ano? Kwentuhan mo naman ako! Sunod-sunod na tanong ni Yasmin. Dahil doon ay biglang naalala ni Sasha ang nangyari kagabi kaya mabilis niyang hinanap ang bag niya. Nagmamadali si Sasha na nilabas ang laman ng bag na gulat na gulat naman si Yasmin sa dami ng pera ni Sasha. Benta mo lahat to, Bessie? Grabe! Ang laki naman unang gabi mo pa lang! Hindi pa rin makapaniwalang tanong ni Yasmin. Oo, Bessie. Kung alam mo lang, bigatin mga customer ko. Tignan mo, may check pa! Galing yan sa first customer kung hulog ng langit ang kagwapuhan, Diyos ko! Tumitiling pagkwento ni Sasha. Talaga? Wala ka man lang picture niya dyan para ma-rate ko? Tanong pa ni Yasmin na animo'y kinikilig. Ako pa ba mawawalan? Siyempre hindi! Pinakita naman ni Sasha ang phone niya kung saan may picture ni Sebastian na ginawa niya pang wallpaper. Nang makita ni Yasmin ang larawan ng lalaki, ay pareho silang napatili ni Sasha. Oo nga, Bessie! Masyadong gwapo naman yan! Pero ikaw ha, halatang type na type mo! Ni wallpaper mo pa talaga! Natatawang puna ni Yasmin. Oo naman! Para hindi mo na siya maagaw sa akin,
Eh alam ko naman ang pagdating sa lalaki, uhaw na uhaw ka. Sa unang gabi ni Sasha bilang cigarette girl ay kumita kaagad siya ng 40,000 pesos. Kaya naman, pinagpatuloy ni Sasha ang ganong sideline. Kasalukuyan ay nakaisang linggo na si Sasha bilang cigarette girl. Sa loob ng isang linggo na yon ay kumita na siya ng mahigit 100,000. Madalas ding maging customer ni Sasha si Sebastian at mga kaibigan nito kaya naman nakilala na nila ang isa't isa. Marlboro Girl pa nga ang naging tawag ng magkakaibigan kay Sasha. Lumabas muna si Sasha galing sa loob ng bar para makapagpahangin muna. Dahil 2 oras na ang lumipas ay isa pa lang ang naging customer niya at 20 pesos lang ang pinigay nitong tip sa kanya. Mahalas namang gabing to. Reklamo ni Sasha pagkalabas niya ng bar. Hindi maipinta ang mukha niya sa pagkainis dahil sa nangyari. Ngunit ang malungkot na mukha ni Sasha ay napalitan ng saya nang mapansin niya ang sasakyan ni Sebastian. Eto nang magsasalba sa malas kong gabi. Hindi ka lang hulog ng langit, isa ka pang knight in shining armor ko. Nakangiting wika ni Sasha sa kawalan habang nakatingin siya sa sasakyan ni Sebastian. Nahagip din ang paningin ni Sasha ang paglabas ni Sebastian mula sa sasakyan. Nakangiting naglakad si Sasha papunta sa sasakyan ni Sebastian. Pero hindi patuluyang nakakalapit si Sasha nang marinig niya na may kausap siya sa cellphone at nakatalikod ito kaya hindi siya makikita. Dahil doon ay napahinto muna si Sasha sa paglalakad at hindi niya maiwasang marinig ang usapan ni Sebastian at nang kung sino mang kausap niya sa cellphone. That's a problem, dude. Ang labo talaga ni mommy. Bakit di ba ako pinipilit na mag-asawa na? Eh ayoko pa naman. Tsaka, hindi na ako bata no. I can decide for myself kung kailan ako mag-aasawa. Hindi maiwasang mapasinghal si Sebastian habang sinasabi iyon sa kausap niya. Halata sa boses ni Sebastian ang pagkainis. Ha? Huh? Sira ulo ka ba, dude? Si Rochelle asawahin ko? No way! Hindi ko type ng ganung klaseng babae. Puro paganda lang naman yon at sobrang arte pa. Tapos kung mag-makeup pa, parang ginawa ng painting ang mukha sa pagka-over-makeup. Gusto ko sa babae, yung simple lang, and natural beauty. Dagdag pa ni Sebastian sa kausap niya. Anong gagawin ko, dude? Tulungan mo naman ako kung anong pwede kong gawin para tigilan na ako ni mom. Bakas sa boses ni Sebastian ang pagmamakaawa at pagiging problemado. Alright, nandito na ako sa bar. Hintayin ko na lang kayo rito nila David. Nang marinig ni Sasha na sabihin iyon ni Sebastian sa kausap, ay nagmamadaling umalis si Sasha para hindi siya makita ni Sebastian dahil ayaw niyang isipin nito na nakikinig siya sa usapan nito. Habang tumatakbo si Sasha paalis, hindi niya napansin na may mga tao pala sa harap niya kaya nabangga niya ang mga ito. Sorry, hindi ko sinasadya. Mabilis na paghingi ni Sasha ng tawad sa 3 lalaki na nabangga niya. Napansin ni Sasha na mukhang lasing na ang mga ito kaya aalis na sana siya ngunit bigla siyang hinawakan ng isa sa mga ito para pigilan siyang umalis. Oh, teka miss! Saan ka pupunta? Tanong ng lalaki habang nakatitig siya sa dibdib ni Sasha. Ano ba? Bitawan mo nga ako? Kinakabahan pagpupumiglas ni Sasha pero nahirapan siyang mapumiglas matapos siyang hawakan ng isa pang lalaki. Chill ka lang miss. Huwag kang magmadali. Gusto ko lang naming paligayahin eh. Bulong ng lalaki sa tenga ni Sasha. Dahilan para mas lalong kabahan si Sasha. Ano ba? Mga bastos kayo ha? Tulong! Tulungan niyo ako! Mangiyak-ngiyak na sigaw ni Sasha para humingi ng saklolo. Hindi naman tinigilan ng 3 lalaki si Sasha kaya naman mas lalong nataranta si Sasha at mas lalong lumakas ang pagsigaw niya. Hahalikan na sana ng isang lalaki sa leeg si Sasha nang bigla itong hilahi ni Sebastian at mabilis na binugbog. Hindi naman nakalaban ang lalaki kay Sebastian dahil lasing na siya kaya naman mabilis na bumulagta ang lalaki sa sahig. Ganon din ang ginawa ni Sebastian sa 2 pang lalaki. Binugbog niya ng binugbog ang mga ito hanggang sa mamilipit ang katawan ng mga ito sa sakit habang nakahandusay sa sahig. Napalingon naman si Sebastian kay Sasha na kasalukuyang nakaupo sa sahig at hindi maiwasang umiyak. Mabilis na nilapitan ni Sebastian si Sasha. Okay ka lang ba? Nasaktan ka ba ng mga gagong to? May masakit ba sa'yo? Nag-aalalang tanong ni Sebastian pero hindi siya sinagot ni Sasha dahil patuloy pa rin ito sa pag-iyak. Niyakap na lang ni Sebastian si Sasha nang mahigpit. You're safe now, Sasha.
Everything is fine now. Pagpapataha ni Sebastian dito. Imbes na pumunta sa loob ng bar si Sebastian, pinasakay na muna niya si Sasha sa sasakyan niya para dito na muna magpakalma para tumahan na sa kakaiyak. Sorry sa nangyari ah. Napaaway ka tuloy. Nahihiyang pagkausap ni Sasha kay Sebastian. Okay lang yun. Ang importante, safe ka. Mahinahong tugon ni Sebastian habang inaabot kay Sasha ang tissue paper. Mabuti na lang dumating ka. Kung hindi, baka mas malala pa ang nangyari sa akin doon. Punto pa ni Sasha. Mabuti na lang sumigaw ka. Dahil doon, kaya kita narinig. Pero matanong ko lang, ano bang ginagawa mo doon sa madilim? Bakit ka nandoon? Tanong ni Sebastian dahil sa pagtataka. Ano kasi, yung totoo niyan eh. Tumatakas ako sa'yo. Pag-amin ni Sasha. Naguluhan naman si Sebastian sa naging sagot ni Sasha. Sa akin? Bakit ka naman tumatakas sa akin? Usisa pa ni Sebastian. Narinig ko kasi yung usapan niyo ng kaibigan mo sa cellphone eh. Baka magalit ka sa akin kaya tumakbo ako palayo tapos nabangga ko ang mga lalaki yun. Paliwanag ni Sasha. Bakit naman ako magagalit? Hindi mo naman siguro sinasadya na marinig. At kahit sinadya mo man, wala lang yun sa akin. Sincerong saad ni Sebastian. Pero may naisip akong plano na sa tingin ko makakatulong sa problema mo. Maya-maya'y punto ni Sasha. Really? What's your idea? Interesadong tanong ni Sebastian. What if kumuha ka ng fake girlfriend mo? Let's say babayaran mo siya ng 5 or 10 million para sa pagpapanggap niya. Baka tigilan ka na ng mom mo kapag ganun ang ginawa mo kasi kapag nakita niya na may dinadate ka o may girlfriend ka, syempre hindi ka na niya ipipressure. Tapos iisipin niya na baka iyong fake girlfriend mo ang magiging asawa mo, di ba? Paliwanag ni Sasha sa naisip niyang plano. Sa harap ng parents mo lang naman kayo magpapanggap eh. No feelings involved. Ayaw mo nun? Magagawa mo pa mga gusto mo na hindi ka namang problema o hindi ka guguluhin ng mom mo? Dagdag pang pangungubinsi ni Sasha. Napatangu-tangu naman si Sebastian na mukhang naintindihan niya ang punto ni Sasha. Kung ganun, sino naman kukunin kong fake girlfriend? Eh for sure yung mga kakalala ko, di sila papayag na for fake lang. Baka nga sila pang mangulit na magpakasal agad. Pagpapakita ni Sebastian ng interes sa ideya ni Sasha, pero hindi niya sigurado kung sino ang kukunin niya. Ako! Ako na lang kunin mo! Total, wala naman akong feelings para sa'yo. Pag-amin ni Sasha. Kung tutuusin, ayun na talaga ang plano ni Sasha kanina pa. Hindi niya lang kaagad sinasabi. Natulala naman si Sebastian kay Sasha dahil hindi niya alam kung ano ang magiging reaksyon niya. Hindi rin inaasahan ni Sebastian na isasuggest ni Sasha ang sarili niya. Tsaka, kailangan na kailangan ko talaga ng pera. Kaya kahit anong ipagawa mo sa akin, gagawin ko. Kung kukunin mo rin akong fake girlfriend mo, I'll make sure na gagalingan ko para hindi mahalatang fake girlfriend lang ako. Paninigurado ni Sasha. Kaya ka ba nagtrabaho as cigarette girl? Kasi kailangan na kailangan mo ng pera? Tanong ni Sebastian dahil sa curiosidad. Tumitig naman si Sasha kay Sebastian habang tumatango. Hindi ko naman talaga gustong gawin to. Wala akong choice kasi ito yung naisip kong paraan para mabilis ako makaipon ng malaking pera para mapalaya si tatay sa kasong wala naman siyang kasalanan. Pag-amin ni Sasha. Kung ganun, let's do this. Magpapanggap kang girlfriend ko kapalit ng 10 million. Deal? Tanong ni Sebastian pagkatapos ay hinarap niya ang kamay niya kay Sasha para makipagkamay. Deal. Simpleng tugon ni Sasha pagkatapos ay nagkamayan na silang dalawa. Gaya ng napag-usapan, binayaran kaagad ni Sebastian si Sasha ng 10 milyon kahit hindi pa man sila nagsisimula sa pagpapanggap para mapalaya na ni Sasha ang tatay niya sa presinto. Dahil sa ginawang iyon ni Sebastian, nangako si Sasha na gagawin niya ang best niya para hindi sila mahalatang hindi totoo ang relasyon nila. Nagtataka rin ang tatay ni Sasha kung paano nakakuha ng ganoong kalaking pera si Sasha sa loob lang ng isang buwan. Kaya walang choice si Sasha kundi aminin ang totoo dahil hindi niya kayang magsinungaling sa tatay niya. Hindi naman nagalit ang tatay ni Sasha dahil alam naman niyang hindi talaga iyon gustong pasukin ni Sasha. Kung hindi siya nakulong ay hindi naman aabot sa ganun ang magagawa ni Sasha. Bago nagpanggap na mag-boyfriend at mag-girlfriend sina Sasha at Sebastian, kinilala muna nila ang isa't isa na tumagal ng halos 3 linggo.
Ginawa nila iyon para hindi sila magkakamali sa pagpapanggap at para marami silang alam tungkol sa isa't isa. Hanggang sa dumating ang araw kung saan nagsimula na silang magpanggap. Pumunta si Sebastian at Sasha sa bahay ng mga magulang ni Sebastian para dito mag-dinner at para formal na ipakilala ni Sebastian si Sasha sa mga magulang niya. Ipulupot mo sa braso ko yung kamay mo. Pagkababa natin. Utos ni Sebastian kay Sasha habang nasa loob pa sila ng sasakyan sa garahe ng bahay ng mga magulang ni Sebastian. Sumang-ayon naman si Sasha kaya pagkababa nila sa sasakyan ay ganon ang ginawa niya. Hanggang sa pagpasok nila sa loob ng mansyon nila Sebastian ay hindi na inalis ni Sasha ang kamay niya sa braso ni Sebastian. Sir Sebastian, hinihintay na po kayo ni Doña Zenaida sa dining room. Pag-impurma ng kasambahay kay Sebastian. Sige po, Yaya. Salamat po. Nakangiting tugon ni Sebastian pagkatapos ay tuluyan na silang tumungo ni Sasha sa dining room. Mom, I'm here. Bungad ni Sebastian pagkapasok nila. Napalingon naman ang nanay ni Sebastian sa kanila. Pero hindi ito nakapagsalita at nagpalipat-lipat ang tingin nito kay Sebastian at Sasha. Halatang gulat na gulat ang kanyang nanay at hindi nito inaasahan na may kasamang babae si Sebastian. Dahil ito ang unang beses na may dinalang babae si Sebastian sa bahay nila. Mom, she's Sasha Enriquez, my girlfriend. Masuyong pagpapakilala ni Sebastian kay Sasha sa nanay niya. Nanlaki ang mga mata ng nanay ni Sebastian sa narinig at napatakip ito ng bibig. For real? My girlfriend na ang anak ko? Tanong ng nanay ni Sebastian na hindi makapaniwala. Yes po, ako po ang girlfriend niya. Nakangiting pagkumpirma ni Sasha. Oh my God! I can't believe it's happening! Natutuwang saad ng nanay ni Sebastian na sa sobrang galak ay bigla na lang niyang niyakap si Sasha kaya naman mabilis na naalis ni Sasha ang kamay niya na nakapulupot sa braso ni Sebastian para mayakap niya pabalik ang nanay nito. Akala ko talaga bakla ang anak ko eh! Kahit isang babae wala pang pinapakilala sa akin bukod sa iyo! Bino pa ng nanay ni Sebastian kaya naman napilitang tumawa si Sasha. Ang swerte ko naman po pala, ako ang unang girlfriend ni Sebastian. Wika ni Sasha, pagkatapos ay bigla niyang hinalikan si Sebastian sa pisngi na siyang ikinagulat naman ni Sebastian. Pero hinayaan niya lang iyon dahil alam niyang parte lang ito ng pagpapanggap ni Sasha. Sa'yo ka mo swerte ang anak ko. Matagal ko na nga siyang pinipilit na mag-girlfriend o kaya naman mag-asawa na. Para magkaroon na ako ng apo. Pero itong si Sebastian, mukhang walang matipuhan. Nag-usap ng nag-usap ang nanay ni Sebastian at si Sasha habang nagde-dinner sila. Ikaw Sebastian, anong nagustuhan mo dito kay Sasha para mapaibig ka niya, ha? Usisa pa ng nanay ni Sebastian. She's kind, simple, yet pretty, bubbly, and has good sense of humor. And more importantly, she's sweet and caring. Pag-describe ni Sebastian kay Sasha. Anyway, where's Dad? Para mapakilala ko rin sa kanya ang girlfriend ko. Pag-iiba ni Sebastian. Wala, nasa kumpanya pa. Pero wag mo na isipin yon. Ako na lang magkwento sa kanya mamaya. Tugon ng nanay ni Sebastian. Ikaw Sasha ha? Asawahin mo tong si Sebastian para magkaroon na ako ng apo sa inyo. Naku, paniguradong matutuwa niya ng asawa ko kapag nangyari yon. Baling ng nanay ni Sebastian kay Sasha. Dahilan? Para bahagyang mapaubo si Sasha dahil sinabi iyon ng nanay ni Sebastian na saktong umiinom siya ng tubig. Mom, huwag mo naman kaagad i-pressure si Sasha. Kontra naman ni Sebastian sa kanyang nanay. Bakit ba? Sinabi ko lang naman kasi excited na ako. Welta naman ng nanay ni Sebastian. Ano ka ba babe? Hayaan mo na ang mom mo. Suway ni Sasha kay Sebastian. Huwag ka pong mag-alala tita kapag naging asawa ko to. Bibigyan po namin kayo kahit anim pang apo. Sagot pa ni Sasha. Wow! Dahil dyan, magkakasundo talaga tayo. Masayang tugon ng nanay ni Sebastian. Pero wag na tita ang itawag mo sa akin. Mom na rin dapat. Dagdag pa nito. Sige po, mom. Pagsunod ni Sasha sa kagustuhan ng nanay ni Sebastian. Pagkatapos ng dinner nila, ay nanatili muna sina Sebastian at Sasha sa bahay ng mga magulang ni Sebastian ng ilang oras bago nagpa siya na umuwi na sila Sasha. Ang galing mo dun ah, mukhang paniwalang paliwala sa'yo si mom.
Nagpuri ni Sebastian kay Sasha habang nagmamaneho siya ng sasakyan para ihatid si Sasha sa bahay nito. Yun nga eh, medyo nakukonsensya lang na niloloko natin siya. Pero wala naman akong choice kasi binayaran mo na ako. At isa pa, ako nagbigay sa'yo ng plano. Paliwanag ni Sasha na bakas sa mukha niya ang pagiging guilty. Lumipas ang mga araw at halos pangatlong buwan na rin mula nang magsimulang magpanggap si Sasha at Sebastian. Sa tatlong buwan na lumipas na yon, ay mas lalong naging malapit sina Sasha at Sebastian sa isa't isa. Hanggang sa hindi na malaya ni Sebastian na nahulog na siya ng tuluyan kay Sasha. Magdi-date ba tayo, Sebastian? Sabi ko naman sa'yo, hindi na natin to kailangan gawin eh. Hindi naman tayo makikita ng mga magulang mo. Nagbibirong puna ni Sasha nang dalhin siya ni Sebastian sa isang garden kung saan sila lang ang narito at may isang table pang nakaprepare na para talaga silang nasa date. Hindi naman nila kailangan na makita na nagdi-date tayo eh. Hindi pagsang-ayon ni Sebastian habang inuusog niya ang upuan paatras para paupuin si Sasha. Eh sayang acting skills natin sa pagpapanggap kung hindi naman nila makikita. Rason pa ni Sasha. Do you think I'm doing this kasi nagpapanggap tayo? Mahinahong tanong ni Sebastian. Ha? Bakit hindi ba? Eh ayun naman talagang ginagawa natin. Magpanggap na girlfriend mo ko. Natatawang buwelta ni Sasha. Ayoko nang magpanggap tayo, Sasha. This time, gusto ko nang maging tayo. Yung totoong relasyon, hindi yung pagpapanggap lang. Pag-amin ni Sebastian. Ha? Nagbibiro ka ba, Sebastian? Akala ko ba ayaw mo pang mag-girlfriend o mag-asawa kasi gusto mo pang mag-enjoy sa buhay? Naguguluhang tanong ni Sasha. Oo, nung una ayoko pa talaga. But you changed me. You changed my mind and my decision in life, Sasha. Sa kabila ng pagpapanggap natin, natuto akong mahalin ka ng totoo. Gusto kitang maging akin ng tuluyan. Gusto kitang mahalin ng totoo at hindi ko na kayang pagpapanggap lang ang lahat. Gusto kita higit pa sa girlfriend, Sasha. Sincerong paliwanag ni Sebastian. Teka lang, hindi ako prepared. Totoo ba to? Walang halong prank? Baka may mga kamera sa paligid. Ano, totoo ba to? Sunod-sunod na tanong ni Sasha dahil hindi siya makapaniwala. Yes, I want you so bad, Sasha. I want you more than anything. In fact, I want to marry you. Seryosong pag-amin ni Sebastian pagkatapos ay bigla na lang siyang lumuhod sa harapan ni Sasha at ipinakita dito ang singsing. The ring symbolizes my love for you. Will you marry me, Sasha? Sincerong tanong ni Sebastian na hindi niya maiwasang makaramdam ng kaba sa kung anong isasagot ni Sasha sa proposal niya. Napatakip naman ang bibig si Sasha sa sobrang gulat. Hindi niya in-expect na mangyayari ang bagay na ito. Alam ni Sasha sa sarili na nung unang beses pa lang na nakita niya si Sebastian ay nabihag na kaagad siya nito. Pero hindi niya naisip na darating ang panahon na magugustuhan din siya ni Sebastian. At gusto pa siyang pakasalan, kaya hindi siya umasa sa bagay na ito. Pero ngayon ay nangyayari na. Go, Bessie! Say yes! Say yes! Napalingon si Sasha sa nagsalita at napangiti siya nang makita niya ang matalik niyang kaibigan na si Yasmin, ang tatay niya at maging amang magulang ni Sebastian. Bumalik ang sulyap ni Sasha kay Sebastian at masuyo siyang umiti sa binata at nasundan ng pagtango. Yes, I will marry you, Sebastian. Masayang tugon ni Sasha. Dahil sa matamis na oo ni Sasha ay napasigaw at napatalon si Sebastian sa sobrang saya. Walang mapaglagyan ang sayang nararamdaman ni Sebastian sa mga sandaling ito. Hindi na makapaghintay pa ng matagal si Sebastian kaya kaagad na ikinasal sila ni Sasha. Hindi na lang din kumontra si Sasha dahil kitang-kita niya sa mukha ni Sebastian ang excitement na maikasal sa kanya. Lahat ay naging maayos hanggang sa maikasal na sila ng tuluyan. Pumunta pa sila sa Maldives para doon sila mag-honeymoon. Bumalik lang sina Sebastian at Sasha ng Pilipinas sa araw na ng Kapaskuhan. Merry Christmas, everyone! Masayang bati ni Sasha pagkapasok nila sa dining room. Nandito sila ngayon sa mansyon ng mga magulang ni Sebastian para dito ipagdiwang ang Kapaskuhan. Nandito rin ang tatay ni Sasha at si Yasmin. Personal itong ni-request ni Sasha na gusto niyang makasama si Yasmin sa araw ng Pasko dahil parang kapatid niya na rin ito. Lalong-lalo na rin ang tatay ni Sasha na pinangakuan ni Sasha na makasama nilang isa-celebrate ang Pasko.
At hindi nga nabigo si Sasha na tuparin ang pangakong iyon. Namiss kita, Bessie. Parang ang tagal mong nawala. Naglalambing na wika ni Yasmin habang niyayakap ang kaibigan. Eto naman, halos 2 buwan lang kaming nawala eh. Pero namiss din kita ng sobra, Bessie. Tumatawang tugo ni Sasha. Pagkatapos nilang kumain ng sabay-sabay, nagbigayan na sila ng regalo. At kasalukuyang nagbubukas ang nanay ni Sebastian ng regalo galing mismo kina Sasha at Sebastian. Damit ng baby? Anong gagawin ko rito? Nagtatakang tanong ng nanay ni Sebastian dahilan para parehong matawa si Sasha at Sebastian sa reaksyon nito. Mom, bukod dyan, ay may iba pa kaming regalo ni Sebastian sa inyo nila dad at ni tatay. Punto naman ni Sasha. Talaga? Pero nasaan? Lalong nagtatakang tanong ng nanay ni Sebastian habang hinahanap sa paligid ang sinasabi ni Sasha na regalo. Nandito po oh! Tugo ni Sasha kasabay ang pagyuko niya at paghimas-himas sa sariling tiyan. Magkakaapo na po kayo! Buntis na ako! Masayang pag-amin ni Sasha dahilan para magsigawan sila sa sobrang saya. Ang araw ng Kapaskuhan na iyon ay napuno ng kasiyahan, lalo pat nalaman nila na may bago nang madadagdag sa kanilang pamilya. Para kina Sebastian at Sasha, ito na ang pinakamasayang Pasko na naranasan nila sa buong buhay nila. Masasabi nila na talaga namang ang araw ng Kapaskuhan ay hindi kailangan ng magarbong selebrasyon, hindi kailangan ng mamahaling mga regalo. Dahil ang tunay na sinisimbolo ng Kapaskuhan ay ang pagmamahalan at pagbibigayan. Gaya na lamang ng relasyon nila Sebastian at Sasha, nagsimula lamang ito sa pagpapanggap. Ngunit nanaig ang tunay na pagmamahalan, kaya ito ay nauwi sa totohanan. Wakas! Maraming maraming salamat po sa patuloy na pagsuporta sa aming mga storya sa Indai Series. At dahil dyan, shout out to Michael Gabia from Japan, Jenny Venoria from Geneva, Switzerland, Eileen Daligdig from Oman, UAE, Melanie Frondoso from Italy, Inday Lebra from Athens, Greece, at Kabayan Vlog from Qatar. Mag-comment lang down below kung may mga suggestions kayo ng mga istorya o mga plot ng story na gusto niyong marinig. Hanggang sa muli!